namin. Ngayon po ay i-share po namin yung knowledge namin how to make, how to repair rice cooker and Christmas light decor. Meron na po kami ng Christmas light. So, we start na po. So, this is a rice cooker versus Christmas light po. So, so we need a procedure how to repair the rice cooker. So dito muna tayo sa rice cooker. So before we start, kailangan po natin, once na nag-repair po tayo ng rice cooker, we need to analyze the problem. So pasensya na po, may sugat eh, kasi nagtawa ako dyan. So analyze the problem and don't dismantle this rice cooker or frame before we test the external component. Ito po yung mga external component. So we need tester. So this is important. Without this, you cannot repair any gadget, especially the appliances. So we need a multi-tester to repair the other gadget. So we need this and we begin. So kailangan po natin i-test ko yung continuity nito. So times 10 lang po tayo, times 10. So we need to measure the continuity of this cord. So this external. So it means to say it is good. Ito pong line na yan papunta rito. So the other one, so side, we need to test it. Oh, it's good po. So pag good po ito, so ibig sabihin po, sorry po, walang edit dito, edit, sorry po. So we need to test. Sir, bye. Yeah, we need to test by grounding. So, kasi once na hindi natin ninis, grounded siya, explode po to, mag-explode na ganito. So, dapat maging aware po tayo. So, we need to test by ground measurement. So, ito po. Sinord ko po itong dalawa, times 10, kailangan hindi siya papalo sa body niya. Pag pumalo siya, ito po mangyayari sa atin. Mag-explode po tayo. Puputok po. Oh, meron siya. Oh. Meron siya. Times 10. Times 1. Yeah, sa times 1. Pero siyang continuity pag sa times 10, maliit lang, minimal lang. Kasi meron po tayong LED. May LED po to, ilaw. So, times 1 lang po tayo. Pag ito pumalo, pagka measurement po natin ng multi-tester sa any direction po, ibig sabihin hindi natin ito pwedeng i-on. So ibig sabihin okay po siya. Ang susunod po natin gagawin, i-dismantle na po natin. Kasi bakit natin i-dismantle? Kasi hindi po siya nagpa-function. So we need to pull out this cover sa likod po. So bilisan na po natin. Ilang minuto na ba? Ito na po, bilisan na po namin. Yun. So ito po yung component ng rice cooker. Oh, medyo maano na po siya. Parang sunog na. Ito po, nasunog na rin. Na-overheat na rin po siya. Kaya hindi siya nagpa-function. So, bakit hindi siya nagpa-function? By continuity, multi-tester din ang gagamitin natin. Pag hindi siya pumalo, may problema pa. Times 10 po natin siya. Times 10. Kaya siya na po kasi nagtanggal ako ng metal stud, sugatan po tayo dito. Nag-carpentry rin po tayo. So, yan ang magiging pattern natin. So, ito po siya. Oh, grounded pa, oh. So, grounded po siya. Sa times 10, pero times 1 siya. Wala po. Oh. So, dito tayo papasok sa times 1. Kasi times 10, may mga continuity siya kagaya ng mga LED na nasa loob po nito.
So, paano natin siya matetest? Kailangan may ganun natin siya. Hindi natin siya maipos ng ganito kasi wala siyang casserole na kasama nito sa aking cover. Without them, matetestin po natin siya. So, by push lang ito. Tapos, ito po. Push po natin ito. Yan. Hindi siya po maluo yung tester ko. Dapat, pag ginanyan po natin siya, papalo po ang tester ko ng ganito. So, may problema po. May problema. Kahit isaksa po ito, hindi siya iinit. So, punta po tayo dito. Kailangan po natin linisin ito. Ito ang contact niya. Parang sa flat iron, meron siyang adjustment. Ito, lube. Pag nakita po natin dito, medyo masyado siyang mataas. Ito po. Dapat pag ginano mo natin siya, pinus po natin siya dito, magkocontact. Kocontact po. Ayan. Hindi o. Hindi po. Dapat ganun. Kocontact siya doon. Ang layo o. Layo nito. So, subukan po natin i-adjust. Baka ito lang po ang problem. Before na i-adjust natin ito, ipapakita ko yung thermal fuse. Ito po yung heater fuse na tinatawag. Thermal fuse. Eh, siya ang over protection ng heater natin. Ito pa yung heater filament na tinatawag. Ito naman yung tinatawag na additional heater niya for additional wattage para maganda ang pagkainit nito na the heater po. Ito yung thermal fuse, heater fuse or thermal fuse na tinatawag for protection dito sa ating heater. Pagka nasira po ito, totally wala tayong marireading. At kung hindi siya nag-init, sira na po itong heater natin. Yung heater na yan. Ito yung contact. Itong contact po nito, talagang may medyo, tawag doon, medyo malayo. So, adjust po natin ito. Adjust po natin. Para pagka pinus natin ganito ito, yan ganyan o. Pababa siya. Hindi pagbaba o, hindi bumaba. So, i-usok po natin pagbaba niya, mag-contact sila. Ito lang po ang problema. Ayan. Ito itong tingnan mo sa. Hindi na siya mahabot yung dapat yan siya. Yun. Adjust lang po natin ito. Kailangan mag ano po sila eh. Pagka pinos ko ito, bababa ito. Ganyan. Kailangan bumaba. Ayan. Yun. Nawala na siya, no? Yun. Yun. Masama na. Yun. Okay na po. Nag-contact na po. Oh. Pag ito, tinaas ko. Ito, ibababa ko. Yun. Contact na po siya. Tignan natin kung may continuity siya. By times one din po ng multi-tester, itong dalawang plug nito na terminal, ilagay lang po natin yung negative sa capacitive prod niya. Tapos yung dito sa area natin, ipupus lang po natin. At yung ito pong area na ito, ipupus din po natin pababa. Lapas ang contact. Yan, dapat ganyan. Gumalaw. Hindi, ginalaw ko siya eh. Dapat. Dapat yun. Meron pa siya, may adjust pa natin. So, may adjustment pa po. Hindi pa po papalo yan. Dapat ganyan siya. Yan. Dapat papalo siyang ganito. Yan, ganun dapat siya, ganyan. Ito, sabi siya yata.
kuha din yan. Pero pag adjust ko eh. Yan. Kapag ganyan. Hirapan tayo. Kasi sa likod po, saka dito sa harap, kailangan ipopus po natin. Measurement po ulit tayo ng tester. Pagkita mo yung tester. Tapos ito rin. Yan, yun o. Yun yung tester. Yun yung tester. Yan, ganyan po. Okay na po siya. Ayan, o. Nawala o. Tapos po ulit. Yun. Okay na po. Testing po natin siya ng direct to AC na po. Direct to AC. At before, i-test ulit natin sa direct to AC, sa kuryente po, testing ulit natin ang ground. Ayan, wala siyang ground. Itong pumadi niya, oh. Wala siyang, ibig sabihin, okay po siya. Okay po siya. So, isarado na po natin ito. Pag-test sa, for me sa akin, ano na to eh, tapos na eh. Nagawa na po siya. So, we need to, ano na, i-balik natin itong cover. Balik na po natin yung cover. Tapos, testing po natin ng final na. Sa akin, tingin ko okay na ho to. Kasi, nagkaroon ako ng continuity. Ilang beses na rin akong gumagawa nito. Minsan, ni-ignore ko na rin po. Kasi, medyo, kung ako tatanungin, pag nasira to, bali na lang ng bago. Mas mga titipid. Mas, ganun din po yung magiging, ano eh. Wala na siya kasi quality. So, ito po siya, oh. Ang testing po natin, ganito. Pupus lang po natin, kahit wala siyang casserole, pupus lang po natin dito. Nakita mo. Tapos ito, sak. Tapos, kailangan gumana siya. Ayaw ko na. Ayaw gumana. Problema na naman doon sa loob. So, babalikan po natin bakit hindi siya gumana. Baka natanggal na naman doon. So, talagang i-dismantle po uli natin hindi naman na natin siya ilalagay hanggang hindi natin na ipakita na nag-init po siya. 10 minuto na 12 ha? 12:30 bale, bisa na natin to. Tanong natin bakit hindi siya gumana. Ang ganda. Bakit ayaw siyang gumana na? Tagal na tayo, sesya na po. Ganito po talaga pag may repair na nagmamadali. Mayo. Mayo. Mayo siya. Hindi na kumabot. Yun. Lapit na po. Kasi pagka hindi siya umabot, wala siyang yun, ayan po. Ipakita mo yung tester. Yan, yung tester. Yan po, ganyan po dapat siya. Pag binitawan ko, yun, mamatay siya. Hindi ko muna siya lalagay ng cover. Baka hindi pa siya nag-fit doon sa contact niya. So, testing po uli natin. Push lang po natin to. Ito, nilagay ko po doon sa plug. Without, ano pa, AC tayo, without kuryente pa. Mag-tester lang po. Kasi importante talaga yan. Push lang po natin to. Tapos ito,
So, ito's up. Yan, yung wana na po. Wana na po. Wana na po siya. Okay. Tapos, testing natin yung ground. Yan, wala na pong ground. Itesting na po natin sa final, sa electric, kung mag-iinit siya o hindi. Sabihan natin. Lalamig. Oo. Itesting na po tayo. Itesting na po tayo. Ano mo na yan? Testing na po tayo ng final. So, sabi ko po kanina, we need to push this area para kahit wala siyang casserole, so magpapansin ko siya without yung casserole niya. So, i-push lang po natin to, tapos itong baba, kailangan magkakaroon siya ng indicator sa kabila na ibig sabihin nagpapansin siya. Ayan po, nagpapansin ko siya. So, wait lang po tayo kung mainit para maipakita ko sa inyo na nagpapansin na po itong rice cooker at okay po siya. Wait lang po tayo. At lalagyan natin siya ng tubig. Lagyan po natin siya ng tubig pag kumulo. Wait lang po tayo. Pinainit po siya. Lagyan po siya ng konti tubig. Dami ito. Konti lang. Ito lang paano mo? Umusok lang. Yan. Lagyan po siya ng tubig. Yan. Dalawa. Dalawa. Yan po. Kumukulo na. Oh. Yan o. Oh, kumukulo po. Pakita mo kumukulo sa... Kumukulo. Nagpapansin na po. Mainit na po siya. Yung dito nawala na. Oh. Yan. Ibig sabihin na mainit na po itong area na to. Itong layer na yan. Mainit na po. Pag nawala na po yan, sobrang init na po siya. Nagpapansin po yung LED natin. Ayan. Paubos na po yung pinaka water natin na nag-absorb ng heat. Ayan po. Ayan po. Ayan. Yan. Okay na po. So, good po. Good po ang rice cooker natin. Don't forget to like, share, and subscribe. So, pasok po tayo rito sa Christmas light. Christmas light na po tayo kasi may dumating na dalawang Christmas light po. Wala pa siya musical, ilalagay na po natin at palalagay natin kay isa. Ito po yung rice cooker na natapos. So, okay na po siya. Po tayo kay Isaac. Ayan po si Isaac, naglalagay ng Christmas light. So, naka-prepare na po kami. Kapag-prepare na po kami. So, hindi pa siya totally complete. Bonus lang po to kasi may dumating na Christmas light po sa amin. So, nilagay na rin namin yung Christmas light. Nadagdagan po yung mga decoration po namin. Medyo madilim siya. Ayan. Hindi pa po siya totally complete. Kasi kulang pa yung Christmas light na na-deliver. Pero nilagyan na po namin ng decoration. Ito po, nadagdagan na decoration namin. Ito po siya, nadagdagan po yung decoration namin. Mga recyclable po to, mga use and reuse po to. Sige po ma'am. Sige ma'am, okay lang. So, hindi pa po complete to. So, maybe next week, makukomplete na po namin to. Sana nagustuhan ninyo. Totally na, dinagdagan namin yung mga decoration po namin. Ayan po.
Okay, yung angel namin, dinagdagan namin ng ito, bago to. Bago po yan. Yan, bago yan. Yan, sak. Parang umusisak, blue. Yan, bago yan. Sako, baka mahulog sa likod mo. Yan. Bago rin po to. Ayan, naglagay kami ng parol. Sinabit namin sa ceiling. Bago rin po to, kanina lang namin ginawa. Ayan po. Sige. So maybe next week, we will finish the decoration and the Christmas light. I hope na magustuhan ninyo. Lagyan kasi namin siya ng musical. So, I hope na yung Lazada dumating next week, yung items namin. Ito po ang bonus. Kasi, may nagpagawa ng rice cooker. So, hindi sana ako magbibideo. So, sinama ko na siya para marami tayong magkaroon ng wisdom on knowledge about how to repair the rice cooker and the Christmas light na inilagay ng aking kasama, si Isaac. Smile naman, Isaac. Isabit namin, no? Oh. 21 na ito, Isaac. Pagdating ng ano, ihinto na ako. Ang 25. Kasi 28 yung dati. So, kahit mahaba itong video namin, dalawang topic ang na-discuss po natin. So, all about how to repair rice cooker and the Christmas light na minangot po ng aking kasama si Isaac sa Christmas tree. So, huwag mo lagyan yung star. Huwag mo lagyan ng star. Ako nang maglalagay ng sarili niya. Walang ano yung nangyari doon na puro sa likod lang. Susunod natin lagyan. Dito ka lang sa may angel. Dito. Itong buburan mo. Para maganda siya. Kailangan lumabas yung ano dyan. Liwanag. Kagaya nung sabit-sabit mo kanina dyan. Yung interval ng bote. Ng cup. Kasi yung star dyan, lalagyan ko siya ng LED. Hindi ano siya eh. Yung LED niya, hindi siya nagbiblink. Para steady lang na makita siya. 23 na. So, malapit na kami magtapos. Malapit na. Sa pagdating ng 25, bawa ka mo to. Ikaw ang last, ano ko. Banda na nga siya eh. Ito, lalagyan din po namin ng Christmas light para mabuhay naman to. Magandang ang magiging display niya. Lalagyan po natin siya ng Christmas light. Pag dumating po, order natin. Ito yung bilhin natin. Bilhin po natin yan. Ayan, bilhin po natin yan. Sak, magtatapos na tayo. Kuha mo na ito. Ito 25 mo sa. Dito ka malapit ka sa ano, doon, mandaron. Para maganda. Yan, magtatapos na po tayo. Ito pong aking kasama si Isa. Sa Isa, kaya nang kasama ko, brother in Christ ko po. Ito na po yung natapos natin, rice cooker versus Christmas light. Yung first na ginawa na po natin, yung rice cooker, okay na po siya. So, don't forget to
share, like, follow, and subscribe. Thank you, everyone. Nonoy and Isaac and our Christmas tree. Di pa po siya tapos. Maraming po salamat. Maraming po salamat.